Disyembre 2002, nangako siyang hindi tatakbo sa pagkapresidente para sa halalan ng 2004. Oktubre 2003, inihayag niya ang pagtakbo sa susunod na halalan. 2004, ang kanyang pagkapanalo sa nasabing halalan. 2005, inakusahan siya ng pandaraya sa nagdaang halalan. Siya si Gloria Macapagal Arroyo. Hello? Hello, ma'am. Good morning. Okay, ma'am. Mataas po siya, pero mag-compensate ko sa nanaw yun. So, will I still lead by more than 1M? More or less, it's not advantage, ma'am. Parang ganun din ang lalabas. It will not be less than 1M? Pinipilitin mo natin niya, pero as of the other day, Hello guys, ma'am. How's Mookie? Pero local. Kasi iba-iba raw ang pinoclaim ng comment nyo. Sino ba atin doon? Ang importante na hindi madama yung sa taas. Hindi ho. Ako ang may antitewak nun. Kasi ang issue doon, sabi ng Coxon, dahil ni Dr. Mila yung recount, pero sabi naman yung issue doon, dapat doon na lang sa municipio. Doon na ho. Okay na yun. Ako ang may hawak yun. So hindi ano, hindi na-accept yun sa taas ha? Hindi ho. Kasi sabi na lang, if kung may exclusive, baka susun lang ito, lumandaan nga naman daw doon. Hindi ho. Nasa akin mo yan. Okay. Naaalala mo pa ba ang sikat na sikat na Hello Garci scandal? Ano nga ba ito? It's actually a president caught on tape. Her voice very distinctive. Trying to rig the elections. Paano nga ba ito nagsimula? June 6, 2005, nang humarap si Ignacio Buñe, ang press secretary, sa publiko hawak ang dalawang CD. That's the president's voice, but the other party on the line is not that of a commissioner. And they were indeed having a conversation about election results? There's a conversation. This is a privileged conversation between the president and the police. Dahil dito, nagsimula ang malawakang protesta at pagkwestiyon sa pagkapangulo ni Gloria Macapagal Arroyo. June 27, 2005, sa wakas ay nagsalita na si GMA ukol sa issue. I was anxious to protect my vote and during that time, had conversations with many people, including a COMELEC official. I recognize that making any such call was a lapse in judgment. I am sorry. Dagdag pa sa mga naging protesta, naging maingay din ang pagbabatikos ni Susan Roses kay GMA. May kasabihan tayong mga Pilipino, ang sinungaling ay kapatid ng nagnanakaw. The gravest thing that you have done, you have stolen the presidency, not once, but twice! June 25, 2005, nang ihain sa mababang kapulungan ang impeachment complaint laban kay GMA, ngunit agad-agaran din itong pinatay. Pinatay man ng Kongreso ang kaso ay ipinagpatuloy pa rin ang batikos at protesta kay GMA. Isang paraan ay ang paggamit ng kulturang popular. Lumabas sa mga ringtone na naglalaman ng ilang parte ng orihinal na pag-uusap. Ngunit hanggang sa ngayon, walang tiyak na mga kasagutan ang mga tanong ukol sa iskandalong ito. Pilit sinasabi ng administration,
it's not an issue. Hello, Garcia, it's not an issue. But of course, it's an issue, di ba? It's an unresolved issue. Nagkaroon ng mga impeachment. Nagkaroon ng balita na nagkabayaran, kaya hindi na-impeach si GMA. So parang na-absuelto siya. Parang lang na-absuelto siya. Ilang impeachment na parang na-absuelto siya. Pero I think in the minds of people, hindi pa siya nakakapagpaliwanag ng gusto. Ngunit, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng iskandalong ito? Ang katotohanan ay ang Hello Garcia tapes ay hindi lamang isang dokumento. Ito ay isang historical, economic, at political na dokumento. Laman nito ang unang material na ebidensya laban sa korupsyon ng isang pangulo. Laman nito ang kinabukasang haharapin ng bawat Pilipino. Merong matagal na naginagawa ng mga ruling class families, nung lahat ng mga nakaupo sa mga highest positions of power, yung lahat ng paraan ay gagawin niya para makapanatili sa pwesto ng kapangyarihan. No? And all throughout Philippine history, since nung establishment ng Spanish colonial government, nung kanyang mga bureaucratic agencies, nakikita natin na kung sino nakaupo sa poder ng kapangyarihan, ay siyang nagtatakda at nagdidikta ng kung ano itatakbo ng isang bayan. First of all, I don't think people forget. Nandyan lang yan sa background eh. Sa ngayon, marahil ay tama siya. Ngunit sa paglipas ng panahon, ay maaaring makalimot ang tao. Ang mga ganitong uri ng dokumento ay may malaking pangangailangan na maitago at maipreserba. Ayon nga kay Michael Andrada, ito ay isang ebidensya. Mahalaga yung mga ebidensya para matukoy natin kung gaano ka-archaic, gaano ka-primitive, gaano ka-barbaric yung isang panunungkulan. At gaano ka-anarchistic yung rule ng mga piling-piling iilang pamilya lamang na nagpapatakbo ng politika at ekonomiya ng isang bansa. Mahalaga din ang dokumento na ito para sa mga susunod na mga political at media analysts. Magsisilbi itong isang material source at basihan kung papaano isinusulat at isinisiwalat ng media ang katotohanan sa likod ng mga issue. Pag tinanggal mo yung mga ganitong historical document, para tinatanggal mo rin yung memory ng Filipino people. Pag kinubli mo yan, itinago mo yan, hindi ka na nagtatago ng katotohanan, no? Pinapanatili mo rin yung mamamayan sa loob ng isang sirko na ng kasinungalingan. Ang patuloy na pag-alala sa Hello Garcia ay isang paraan ng pagprotesta laban sa maling pamamahala ng mga taong humahawak at hahawak ng kapangyarihan. Conversation between Hello, Garcia. Hello, ma'am. So, will I still live by more than 1 year? Pinitin mo natin yan. Hello, ma'am. Ba't nausap na kami ni Alam ni Adalo? Hello, ma'am. Alam may lahi ka. Hello, Garcia. So, will I still live by more than 1 year? Pinitin mo natin yan. Hello, Garcia.